Balance of Nasa 8% individual taxpayer per quarter. Ang ibig ko lang sabihin, mga bossing, ha, mga bossing ko, ang pinili ninyo ay magbayad ng 8% in lieu of the graduated income tax and 3% percentage tax. Sa mga value-added tax registered individuals, hindi ho pwede sa inyo ito. Para ho ito sa mga non-VAT registered individuals. Okay? Mag-umpisa tayo. Okay, bibigyan ko kayo ng 3 seconds, ha? Kunin nyo na po yung inyong 1701Q para makapagsimula na tayo. Ready? 1, 2, 3. Ito po yung 1701. Makikita nyo sa ilalim ng 1701, may nakalagay na number 1 for the year. Since ang topic natin is on a 2018, o teka muna, bago ko ituloy yun, ang kulay po ng ballpen, ha, is kulay, ano gagamitin uli? Yes, black. Yun ho yung nire-require ng batas. Pwede ho kayong i-penalty kung gagamit ho kayo ng ibang kulay ng ballpen sa pagpipil up nito, ha? Gumamit kayo ng green, blue, red. Ay, nako, may penalty ho yan. So, ilalagay ho natin 2018 sa number 1. Since first quarter ho ito, ang first quarter mga kasama, eh magsisimula ho ng January 1 hanggang March 31. Ibig sabihin, lahat ho ng sales ninyo from January 1 hanggang March 31, consummated sale o consummated services, rendering of services, ay kailangan nyong i-report ho rito. So, i-cross out natin. Cross, ha? Hindi ho check. Ang nire-require ho ng batas ay X. So, ang itsura ho ng X, ayan, nakikita nyo. First quarter, number 2. Mapapansin nyo rin, ano, kasunod ho ng number 1 ay number 2. Next, yung number 3 ho, ang nakasulat ay amended return. E-ekisan nyo ho yung no kasi hindi naman ito amended return. Diba? Number of copies. Kung meron ho kayong i-attach dito, yun ho yung number of copies. Yung naka-attach. Hindi ho kasama yung kung saan nyo in-attach. Ito ho ay 1701. Pag bilang ninyo, hindi kasama sa bilang ng attachment itong 1701. So, lagay natin is 0. Yan. Dahil walang laman, walang attachment pala. Then, yung number 8. Ayan, yung number 8, ito, lalagyan natin ng choice. Ang choice nyo po dito is yung nasa bandang ibaba. X din po ilalagay natin. Ayan. O, diba? X, business income, 8% IT rate. Mm-hmm. At yung number 16 din po, ilalagyan nyo ng X mark. Yung, actually, ang kulit nito eh. Ang tanong dito, ATC. Diba? Bakit hindi nilang pagsamahin itong ATC na to dito? Dinoble pa. Tino mong gumawa ng ano, inefficient, ineffective. Itong mga corrupt BIR officials na to, niloloko pa, pinahihirapan tayo mga taxpayer eh. Pwede mang pag-isahin yung number 8 at saka yung number 16 eh. O, pero since pinaghiwalay nila, wala tayong magagawa, ha? At inaprubahan naman ito ng commissioner, eh gagamitin natin to. O di sa 16, lalagyan nyo ng X yun. After nyo malagyan ng X yung dalawang yun, pumunta na kayo sa page 2. Ang gagamitin po nyo sa page 2 ay yung schedule. Anong schedule? Yon, very good. Schedule 2. Ito. Eh sir, anong gagawin namin sa schedule 1? Okay, bago may... Ang gagawin muna ninyo, yung lahat ng column na related sa spouse, ito. Yung column na yan mula rito hanggang doon, lalagyan mo ng 0. Kaya natin lalagyan ng 0 para hindi ho malagyan ng information ng mga salbahing tao. So, lagyan natin 0.
Ayan. Yun po ang gagawin ninyo. Yung under spouse, puro zero ho yan hanggang sa dulo. Ayan. After malagyan yung zero, yung schedule 1, lagyan nyo na rin ng zero kasi hindi ho yun inyo. So, pwedeng zero ho sa schedule 1. Okay? Schedule 1. Pwedeng zero. Pwedeng zero ho ilagay nyo. Or NA, not applicable. Nakakuha nyo ho ba? Mm-hmm. Yan po ay from number 36 hanggang number 46. Kasi irrelevant document ho yan sa inyo eh. Para hindi ho malagyan ng ibang tao, alam nyo naman, maraming tao rito sa Pilipinas na may kasalbahihan ng ulo para lang magkapera. Hmm. Ayan. So, ang gagamitin, ang relevant po sa atin dito, itong schedule 2. For example, sa number 47, ang inyo pong sale ay, magkano sales natin? Sabihin natin na 500,000. Ayun, 500,000. Number 48, nagtatanong kung meron ka raw non-operating income. E, dilagay mo zero. Yun. So, number 47 plus number 48, yun yung ilalagay nyo sa number 49. Kikita nyo ba? Yun. 500 plus zero, di 500 din. 500,000. Tinanggal ko na yung 1,000. So, sa number 50, add. Ang pina-add sa'yo, yung previous quarter. So, wala tayong i-add sa previous quarter. Bakit, sir? Bakit? Kasi, first quarter lang ito eh. O, dinlayin natin. Zero. Wala eh. So, sa number 51, pina-add sa'yo yung number 49 plus number 50. So, 500. 500 uli plus zero. O, edi, 500. Ang galing natin sa mathematics. Wow! I love it! Tapos, sabi dito sa number, ano pa number? Number 52, iless mo raw yung 250,000. O, di less. Wala naman tayong pag-uusapan dun. Gusto ko nga, iless mo yung 250,000. So, 500,000 sa number 51 minus 250 sa number 52, lalabas ho yung answer sa number 53, which is 250,000. So, ang tax due is 8 multiplied, 250,000 multiplied by 8. Kuha kong calculator. Para hindi tayo 250, ayan, hindi nyo pala nakikita, times 0.08 equals 20,000. So, yun po yung ilalagay ninyo sa number 54. Yun yung tax due, 20,000. Sir, ano ilalagay ko dito sa schedule 3? Kung meron kang mga information na related sa section 3, schedule 3, lalagyan po natin. Eh, since wala ho, prior year excess credit, wala ka naman yan eh. Creditable tax withheld from previous quarter, eh, paano ka magkakaroon nga? Eh, first quarter lang ito. Wala pang previous quarter. Creditable tax withheld for previous quarter, eh, wala nga eh. First quarter lang ito. Creditable tax per BIR form number 2307 for this quarter. Kung meron kayong hawak na 2307, ilalagay nyo yung amount. Pero kung wala, di zero. Tax paid previous quarter. Wala tayong binayaran previous quarter kasi first quarter lang to eh. Foreign tax credit, if applicable. Hindi ka naman foreigner, Pilipino ka eh. Other tax credit, wala yon. Kaya pag inad natin yung number 55 hanggang 61, pina-add sa inyo. So yung total yun, ilalagay mo sa 62. So 0 yan plus 000, eh di wala tayong magagawa, di 0. Tax payable, ileless mo raw yung number 54 doon sa 50, sa 62. So lalabas mo yung utang, eh di wala naman. 20,000 minus 0, eh di 20,000 din. Ayun. Okay? Tapos, sa part
sa Schedule 4, surcharges, interest, compromise, eh wala naman kayo nun. O di lagay mo zero. So pag tinotal mo yon, eh zero din. Ayan, nilagay ko na. Inubos ko na yung zero. And then, total amount payable. Pina-add sa'yo yung number 63, yung number 63, at saka yung number 67. So, 63 plus 67, 20,000 plus 0 is 0. Ayun. Tapos na natin yung part 5. Pupunta ngayon tayo sa part 3. Ayun. Actually, kung ano lang ho yung nakasulat sa part 5, ito ho yung summary. Okay? Nasa part 3 yung summary. So, total tax due. O, ang tinatanong sa'yo dito sa total tax due, eh yung nasa number 54. Ayan. Number 54. Ano nakasulat? 20,000. So, ilalagay mo sa tax due, 20,000 galing sa 54. Less tax credit. So, yung tinatanong nilang tax credit ay nasa schedule, ano ba? 3. Nasa number 62. O, di 0. O, di 0. So, 20,000 minus 0, yun yung ilalagay mo ngayon sa 28. So, lalabas niyan, 20,000. Okay. Tapos, tatanungin ka dito, tinatanong ka dito, ito, add total penalties. Yun po yung nasa number, ito, 68. Total penalties. So, wala tayong total penalties, 67 pala, sorry sir, 67. Total penalties, eh, 0. So, ilalagay natin sa total penalties mo, 0. So, ilalagay, aggregate amount payable, 20,000 plus 0 is 20,000. Ayon. So, pwede nating lagyan ito ng, itong sa spouse, wag nyo sulatan. Gawin nyo lang ng 000 katulad nung sinabi ko sa inyo. Ayan, sa spouse. So, aggregate 20,000, pwede natin ilagay 20,000 plus 0 is 20,000. Okay. So, pipirmahan nyo na. Pirma. Oy, pinirmahan ko ng kulay pula. May mali ba ako? Yes, dapat itim yan. Okay? Now, yung part 4, ilalagay natin. Nyari, cash ka, wala kang cheque. Okay? Drawee bank, wala ka na may drawee bank, kasi cash. So, lalagay mo NA. Yung sa check, NA din. Ha? So, cash ka, lagyan mo na ng NA yung sa check at lahat ng nasa ilalim ng nasa check. Okay? Para hindi ka malito, NA mo na kaagad lahat yan. Not applicable. Para yung may mga masasamang kaisipan na lolokohin itong tax return mo, ay hindi na nila magawa. So, NA. Number, wala tayong number dun sa cheque. Dun sa debit memo kasi tinatanong dyan eh. Not applicable din. Date. May date ba yung ano mo? Cash, wala. Details of payment. Kailan mo babayaran, bossing? O, di lagay natin. April 15, 2018, for example lang, 20,000. Kompletuhin ko na. So, 0, 20,000. Ayun. Yung part 4 na ano na natin, nagawa. Okay? So, dediretso mo na to sa bangko, babayaran mo na. Nakakaintindihan tayo? Yung para makompleto tong laman na to, huwag niyong kalimutang panoorin yung BIR Form 1701 Permanent Information Part 1 at saka Part 2. Okay? Susunod na video dito is yung BIR Form para ho dun sa second quarter at BIR Form 1701Q para ho sa third quarter. Huwag niyo kalimutan na umaten sa aking mga lecture at maging tax specialista. Paki-download niyo na rin ho yung tax mapping apps para ho kung nangangailangan ka ho yun ng tax specialista,
1,120 lang po yung babayaran nyo. Hindi nyo na ako babayaran. Yung mga tax specialista, tulong ko ito para ho magkaroon ng hanap buhay. Kahit hindi kayo accountant, kahit hindi kayo lawyer, kahit hindi kayo nag-aral ng accounting o ng law, tuturuan ko kayo, ako magiging mentor nyo, kikita ho kayo ng 1,120 kung mag-e-enroll ho kayo sa tax mapping specialista. Okay, ita tayo susunod ha. Maraming salamat.